Magandang umaga, tanghali, hapong gabi po sa inyo mga kalasa. Ang lulutuin po natin ngayon ay sinabawang sardinas na may talong at kangkong. Ito po ang inyong lingkod na si Kokwa Martin ng Malasang 5X Pagkain sa Pinas. Proceed na po tayo sa ating mga ingredients. Ito po ang ating mga ingredients. Gagamit po tayo ng dalawang pirasong can ng sardinas. Depende po kung gusto niyo po red or green, na sa inyo po yan. Gagamit din po tayo ng kangkong. Isang bunch na kangkong lang po yung binili ko. Dalawang medium size na sibuyas. Type po kasi dyan maraming sibuyas. Isang pirasong kangkong. 2 cloves ng garlic. Ganyan po ang hiwa. At 3 pirasong kamatis. Ganyan po ang hiwa mga kalasa. Siyempre po gagamit po tayo ng mantika, asin, pamintang durog, at saka ng konting tubig, mga kalasa. Proceed po tayo sa first step. Yan po, magpapainit lang po tayo ng mantika. Ang first step po natin, yan po. Lagyan po natin yung mga sibuyas. Gigisa lang po natin siyang mabuti. Yan, simple-simple lang po. Balikan po natin maya-maya. Ganyan lang po ang itsura. Sunod po natin, lagyan po natin igigisa ang bawang. O, haro lang po natin. Isa lang po natin sa mga kalasa. Okay, balik po tayo maya-maya. Yan po, pagkagisingin po ng sibuyas at bawang, next step po natin, syempre po, lalagay po natin yung kamatis. And then, nahaluin lang po natin sa mga kalasa. Yan po, pagkagisingin na po ang itsura. Nandunod na rin po yung mga kamatis natin. Ang next step po natin, lagay po natin yung sardines. Yan po. Haluin lang po natin siyang mabuti para igisa lang po natin siya ng konti. Okay po, ahit po tayo sa next step. Yan po, pagkanya na po ang itsura, huwag na po natin ganong haluin kasi po madudurog po. O iwasan na lang po natin maanuhan yung isda kasi po madudurog. Ang next step po, lalagay lang po natin yung talong. Yan po, arrange lang po natin siya mga kalasa, okay? Po, nailagay na po natin siya ng maayos at kumulo na po siya ng konti. Ang next step po, lagyan lang po natin ng tubig. Ito na po yung isang lata. Dalawa po inilagay natin. Dalawa po ilalagay natin. Okay? And then, konting haluin na po natin ng konting ilalim para wag po manikit sa ilalim. Ang next step po natin dyan, pakukuluan lang po at tatakpan lang po natin hanggang sa lumabot po ang ating talong. Check po natin. Yan po, pag ganyan na po ang itsura ng ating talong, medyo luto na po yung ating mga talong. Ang next step po natin, alagyan lang po natin ng isang pamintang durog. Yan. Depende po yan sa inyong panlasa, ha. Pwede pong marami, depende po. Pero sa asin po, konti lang po. Alagyan po natin ng konting salt. Yan po. Proceed po tayo sa next step. Takpan lang po natin ulit at haluin po muna. Pumula natin ng konti. Yan. And then, takpan lang po natin hanggang sa lumambot pong mabuti ang ating mga talong. Yan po. Check po natin. Yan, luto na rin po ang ating talong. Ang next step po, lalagay lang po natin yung mga kangkong sa ibabaw. Yan po. At idulubog lang po natin siya. Yan, mga kalasa. Simple at tatakpan lang po natin. Okay? Check po natin. Pag ganyan po ang itsura, luto na po ang ating sinabawang sardinas na may kangkong at talong. Yan po mga lasa. Kalasa ang finished product po natin, ang sinabawang sardinas na may talong at kangkong. Yan po, ito ulit po si Kokwa Martin ng Malasang 5X Pagkain sa Pinas. Sa lahat po ng hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po and God bless po.